Diyos. Kami ang ikapitong grupo. Para saan nga ba ang Biblia? At ano nga ba ito? Ito ba ay para palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos at magsilbing turo? Iba-iba tayong interpretasyon kung ano ngayon ang Biblia. At pinamanhin sa kanya ng isa sa mga Fariseo na kumain kasalo niya, at siya'y pumasok sa bahay ng Fariseo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dininig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinumuskos ng buong ng kanyang ulo at hinahagkan ang kanyang mga paa at pinapahirapan ng ungwento. Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kanya'y naganyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi ang taong ito kung siya'y isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. Jesus ay sinabi sa kanya, "Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo." At sinabi niya, "Guro, sabihin mo." Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isang may utang na 500 denaryo, at ang isa ay 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, "Inaakala ko na yung pinatawad siya ng lalong malaki." At sinabi niya sa kanya, "Matawid ang pagkakahatol mo." At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, "Nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Natapwat dinilig niya ang aking mga ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, natapwat siya, buhat nang ako'y pumasok, ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, natapwat pinahira niya ng ungwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umiibig ng malaki. Natapwat sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig." Sinabi niya sa babae, "Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang ng mga sasabi sa kanilang sarili, "Sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan?" At sinabi niya sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa." Ngayon, yun ang aming parabola. Nilibot ng aming grupo ang antipolo upang makapanayamang iba't ibang tao tungkol sa aming parabola, A Sinful Woman Forgiven, ayon kay Lucas. Ngayon naman ay aming papakita ang interpretasyon ng iba't ibang tao na aming nakapanayam ng aming grupo. At ito po sila. Parang ganun na yung paa, naligan.
sa sitting table. Ano, lahat naman tayo diba nagkakamali. Pero ang ginawa ni Gan, binigyan niya ng pagkakataon at binigyan ng pinatawad niya lahat ng thank you. Inyong interpretasyon sa iyong nabasa sa kung paano ito nung dating sa akin yung verse na kayang kung inasabuhin natin yung text na yun dapat ang bawat isa sa atin kahit ikaw gaano kabigat yung ginawa mo kasalanan sa love kaya ng patawarin kahit gaano kabigat yun or saka kung magbibigay ka, kung magmamahal ka, huwag kang magbibigay, huwag kang mag-expect ng kahit ano dito. As a Catholic po, ano, member naging, of the church, naging role model po si Jesus. Kasi sa amin, dahil po naging forgiving po siya sa kahit sa lahat na kahit mag-alter. Lalo na din po sa prostitute, hindi po siya nag-hesitate na patawarin po yung thank you. Basta yung tungkol sa kwento, yung tungkol sa babae na yun. Yung pumasok siya lang, diba? Tapos, yun, yung mga tao sa paligid, diba? Parang yung, they were looking down on her kasi sinner daw siya, diba? Kasi Jesus actually accepted it. Kasi nga naman, yun ang lagi yung mali ng ibang tao. Sinabi ni Jesus na he came here for the sinners. Parang ano lang yun, parang yung doktor ka. Pag wala ka man sa, pag wala kang sakit, pupunta ka mo sa doktor. So same way, yung sa kanya naman yung sa bagay na yun, yung sinners yung welcome niya, not because gusto niya mga nagkakasala, but because ito yung mga tao bumabalik sa kanya. And that's why he came here, para sa mga kasalanan, para bumalik sa fold, to the fold of God. Ganun mo kasi very forgiven yung God natin. That's why, even in that scene lang, particular incident there, pinakita na sinabi ko nga yun, di ba? Oh, what was wrong? Di ba? Pumasok kasi yung Toba, Simon, pumasok yung ginamot ko. Ito na, ginamot ko naman. Tapos, she even used her hair for this. Parang, yung mga tao na, what do you call this? Repenting. Sorry, being sorry for this sins. Pinatanggap lagi ko. Because God is a very forgiving. Thank you. Bali ano, yung nabasa ko tungkol dun sa babaeng makasalanan tsaka dun sa pariseyo. Bali isa lang yung pinapatid ni Lord sa atin na
kahit anong kasalanan mo, it should be forgiven. Hindi ka dapat mamili ng ng tao na patatawarin at hindi ka dapat mamili ng tao na hindi patatawarin. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali, kaya kailangan magpatawad din tayo kasi ang Diyos ka, nagpapatawad tayo pa kayo. Bali, yun lang. Salamat po, Kuya. Thank you. Ano po ang inyong interpretasyon sa story ni Lucas tungkol sa dalawang people? Teacher, sir? Ang Diyos nakakapagpatawad sa tao pa kaya? Kasi yun, bagay, pag wala kang pera, hindi ka na makakabili. Kaya lang, hindi ka na makakabili. To the one whom little is forgiven, loves little. But to the one to whom much is forgiven, loves much. In this gospel passage, Jesus rebukes the Pharisee who invited him for dinner. When the sinful woman came to the house of the Pharisee and never ceased to kiss and bathe Jesus' feet with her tears, he rebuked the Pharisee because Jesus was able to read what is in his heart, saying something like, "He should know what sort of woman is this. She is known to be sinful and clean. She is not like one of us. She should get pushed in her feet." Jesus then praises the woman and the woman. This story is an example of how Jesus loves and uplifts the sinner who repents and pulls down the proud and self-righteous people. He reads what is inside our hearts. This is a good passage for us to examine our own hearts. Is my heart like that of the self-righteous and judgmental Pharisee? Or like that of the sinful woman who bows herself down in humility? Atin ang aming nakapanayam. Doon makikita natin na may iba't ibang interpretasyon ang bawat isa sa mga tao. Pero ano ba ang pagninilay namin ukol sa parabola na ito at sa mga interpretasyon na aming nakuha? Sa aking tingin, ang parabola na tungkol sa dalawang mangungutang ay nagsisilbing turo particular kay Simon. Tinuturo ni Jesus ang perspektibo niya sa babaeng karamihan ay alam na siya ay babaeng mababang lipad na taliwas sa katotohanan. Alam na ang babaeng iyon ay makasalanan, ngunit si Jesus ang nagpabago sa pananaw na iyon.
Ipinamukha ni Jesus sa mga Fariseo na ang pagkakaiba nila sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting pagtanggap sa babaeng humaplos at hinalikan ang paan ni Jesus. Ipinakita din ni Jesus kay Simon kung paano nakikita ni Jesus ang babae at ito ang nagsilbing turo kay Simon. Si Jesus ay bukas at hindi mapanghusga. Tinitignan niya muna ang tunay o yung likod sa totoong kalagayan ng babae. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Sister Diane na may dalawang perspektibo ang tao, kung tayo ba yung taong makasarili at mapanghusga sa kapwa o yung mapagpatawad at bukas ang isipan. Tama nga naman na nagpapakita ng pagkamasarili dahil lamang sa kasalanan ng isang tao at hindi man lang tinitignan ito sa ibang perspektibo. Kaya sang-ayon din ako sa sinabi ng guro na aking nakapanayam sa Kolehiyo ng Siena sa si Jesus ay mapagbigay na tunay at handang tanggapin ang sino man. Subalit nakapanayam na naman ni Jeremy Mesayas, may punto naman siya sa kanyang pagkakaintindi. Ngunit lumalayo na ito sa parabola dahil hindi ito lamang tungkol sa pagpapatawad kundi sa pagtingin sa taong makasalanan. Sa nakapanayam kong mga bata at sa babae, may punto sila kahit papaano kaso sila lamang ay nag-focus sa pagtanggap ng kasalanan at hindi sa pagtingin ni Jesus sa makasalanan. Kaya naman ang aking pagdinilay sa parabola na ito, si Jesus talaga ay tunay na mapagmahal at mapagbigay dahil hindi kanya huhusgahan sa kung ano nagawa mo dahil higit pa ang pagmamahal ni Jesus kaysa sa kasalanan ng tao at hindi siya naging makasarili. Sir, doon naman po sa tatlong estudyante na in-interview namin, ay ako ay hindi sumasang-ayon at para sa akin ay mali ito dahil ang kanyang interpretasyon sa nasabing talata ay binasa niya sa mga pangyayari ngayon. At yun ang nagbigay ng mali sa kanya dahil pag nagbibigay tayo ng interpretasyon sa mga talata sa Biblia ay dapat ang kinukonsidera natin at ginagawa nating basihan ay ang mga kultura ng mga Hudyo noon, ang kapanahunan nila. Dahil ang kapanahunan nila ay iba na sa kapanahunan natin ngayon. At sir, doon naman sa pangalawang estudyante ay para sa akin, tama naman ang sinabi niya na dapat matuto tayo magpatawad. Kaso, naging mali ito dahil nagbigay focus siya doon sa isang bahagi ng context ng talatang iyon na pagpapatawad at hindi lamang iyon ang pinaparating ng talatang iyon ng mismong parabolang iyon. At doon naman sa pangatlo ay at sir, doon naman po sa pangatlong estudyante ay para sa akin mali ito dahil tulad ng pangalawang estudyante ay nag-focus lamang siya sa isang parte ng parabolang iyon ang pagpapatawad. At hindi nga lang iyon ang nilalaman ng parabolang iyon. At dapat, bago nila sabihin yun ay alam nila dapat kung ano ang mismong konteksto ng mga talatang iyon upang maintindihan nila ng lubos ang parabolang iyon. At para naman doon sa dalawang estudyanteng babae at lalaki, ang nauna ay babae at ang kanyang sagot ay mali para sa akin. Dahil sa kanyang sagot ay pinaliwanag niya lamang ang dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao na ang pwedeng maging rason. At dun sa sinabing parabola ay hindi yun nabanggit at walang nabanggit na ganun dun sa parabolang iyon. Kaya para sa akin mali ito. At dun naman sa lalaki, dun sa pangalawang in-interview ay para sa akin ay may tama naman dun sa sinabi niya na kung alin yung may mas malaking kasalanan, yun yung mas nakakatikim ng pagmamahal dahil marami nagpatawad sa kanya at naramdaman na niya ang pagmamahal dahil sa pagpapatawad na yun. Ngunit, ang
pagkakamali niya doon ay pinaliwanag niya lang din ang mga rason kung bakit niya nasabi yun. At hindi siya bumase doon sa, at katulad doon sa babae na nauna sa kanya ay hindi siya bumase doon sa mismong konteksto ng parabolang iyon. At kung, at hindi sila bumase sa kultura o mga pangyayari na nangyayari noon sa mga Hudyo. Yun lamang po. Sir, doon naman po sa in-interview namin ni Jade na matandang babae na nagtitinda ng kasoy, para sa akin ay mali ang kanyang sinabi. Bakit? Dahil ang kanyang sinabi ay sinagot niya lamang ang katanungan na nilalaman ng mabuting balita ng gospel. Kaya para sa akin mali yun. At doon naman sa madre, para sa akin tama naman ang sinabi niya sa kanyang pagtukoy sa pagmamahal ni Jesus sa mga tao, gaano man kalaki o kaliit ang ating mga kasalanan. At sinabi niya rin na isipin natin at pagnilay-nilayan natin kung gagawin ba natin yung nagawa ng taong yon dun sa parabolang iyon na pinapabanguhan, hinahaligan yung paa, na ibig sabihin ay inaalay yung buong buhay kay Kristo, lahat ng meron. O gagaya tayo doon sa isa na nandyan palagi pero hindi kayang gawin yun. Yun ang gusto niyang iparating, na isipin natin kung ano tayo doon. Pero nagkaroon ng onting pagkakamali dahil may onting kulang na hindi niya binigyan ng paliwanag kung paano ito nangyari sa panahon ng mga Hudyo, kung paano yung kultura nila noon. Kaya ayun lang. Tulad ng babae sa parabola, kung alam natin at nakikita natin kung gaano tayo kamakasalanan, mas malalaman at mas mapapagpahalagahan natin ang pagpapatawad ni Jesus. Dahil kahit gano'n pa kagrabe o kahit gano'n pa tayo kadalas magkasala, ay pinatawad at pinapatawad niya pa rin tayo. Dahil siya nga isang magpapatawad ng Panginoon. Dapat ay matuto tayong maging mapagkumbaba at humingi ng tawad sa Kanya. Tama naman ang iba sa mga nasabi ng aming mga nakapanayam na kahit gano'n pa kagrabe ang ating mga kasalanan o kahit gano'n pa tayo kadalas magkasala, kung marunong tayong magpakumbaba, tumingin ng tawad kay Jesus, mapapatawad at mapapatawad niya tayo dahil siya nga ay isang mapapatawad na Panginoon. Sa akin ay may mga maliling nasabi ang aming mga nakapanayam tulad ng pagpapareha at pag-iinterpreta nila ng parabola sa ating panahon ngayon, dahil sabi nga ay dapat pag mag-iinterpreta tayo ng mga story sa Biblia, dapat ay kinukonsidera din natin yung panahon noon at kung sino yung mga tagapakinig nila at yung kanilang kultura. Ang mga ginawa ng babae sa paa ni Jesus ay may mga katumbas na kahulugan. Ang ating mga kinikilos ay sumasalamin sa ating mga paniniwala. Kaya ang mga ginawa ng babaeng makasalanan sa parabola ay sumasalamin sa kanyang pananampalataya na mapapatawad siya ni Jesus kahit na gano'ng kalaki o kahit na gano'ng kadami ang kanyang mga kasalanan. Tulad ng sinabi ng pare at madre na aming nakapanayam, minamahal at tinatanggap ni Jesus lahat ng humihingi ng tawad at pinagsisihan ang mga kasalanan kanyang nagawa. Ang parabolang ito ay magandang pagnilayan upang masuri ang ating sarili. Kung isa ba tayong tulad ng Pariseo, ang tingin sa sarili ay lahat ng ginagawa ay tama at hindi makaamin sa mga kasalanan, o tulad ng makasalanang babae na umaamin sa kanyang mga pagkakasala at humihingi ng tawad sa Panginoon. Ayon dun sa aking unang in-interview, sinabi niya na yung lesson dun ay tungkol sa pagpatawad, at sabi daw na something about sa pag-expect na
kailangan dapat i-earn. Ang masasabi ko lang talaga doon, mali yung huling part na sinabi niya na dapat talaga hindi ka nag-expect. Eh, yung sinabi niya dapat na hindi nag-expect. Kasi doon naman, wala naman sinabi doon sa verse na yun na about sa pag-expect. Kaya may part na tama si Kuya, yung una, yung tungkol sa pagpapatawad. Pero yung pangalawa ay talagang malayo. At may mga kulang din siya, syempre. Hindi niya na-explain masyado about dun sa pangyayaring iyon, na about sa pariseo, about sa prostitute, at about dun sa more on sa sinabi ni Jesus na kwento. Kasi ang napansin niya lang yung lesson, pero may mga parts na kulang pa rin. Tulad ng sa pag-utang, hindi naman in-learn nila ang pag-utang. Ayun po, isa pong example yun. Ayon naman po sa isa ko pong in-interview, ang pangalan po ay si Manong Marlon po. Sabi niya po na ganun din, parang siyang kapareho din sa una ko na interview. Tama po sila tungkol po sa pagpapatawad. Pero may mali din siya kasi sinabi niya tungkol sa pagpili ng pagpapatawad. Nakita ko siguro kung saan siya nanggagaling doon, kasi dahil sa sinabi ng isang pariseo na si Simon na kung propeta siya, alam niya kung sino naghahawak sa kanya. Parang ang nangyayari nga, ang may choice lang ng pagpapatawad ay depende sa kung may ginawa yung tao para maghingi ng patawad. At pero masasabi ko mali yun, kasi hindi naman yun yung sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus nga dun sa nangyaring parable, yung pareho niyang pinatawad, wala siyang pinili. And ano nangyari, tinanong niya lang kung sino mas magmamahal, kung sino yung mas pinatawad, kung sino yung mas mabigat na kasalanan. Yun po ang dapat niya sabihin. Pero sinabi niya lang tungkol sa magpapatawad at sa huwag mamili sa papatawarin. And masasabi kong dun siya nagkamali. Yun din, madami din kulang siya dun nung nabasa niya yung verse. Actually, pinuulit ko dun sa yun kasi maingay pati magulo. Pero nung naulit-ulit ko na sa kanya, hindi niya pa rin siguro naintindihan. Nakabase pa rin siya sa sarili niyang pag-intindi. Yun lang po. Thank you, sir. At doon po nagtatapos ang pakikinayam namin sa mga tao at pagdinilay ukol sa parabola ni Jesus. Maraming salamat kay Ginoong Ross sa oportunidad na binigay sa amin upang mangyari ang proyekto na ito. At salamat din sa mga tagapakinig at manonood ng video na ito. At pinasasalamatan ko rin ang aming nakapanayam, ang mga estudyante, guro, at iba pa, pati na rin ang mga madre at pare. At muli, dito na po nagtatapos ang video na ito at kami ang ikapitong grupo.